joy of the Lord, it will be my strength. When the pressure is on, he's making diamonds. Oh, the joy of the Lord, it will be my strength. When the pressure is on, he's making diamonds. Oh, the joy of the Lord, it will be my strength. When the pressure is on, he's making diamonds. Sige po, tayo po tayong lahat at simulan po natin ating gawain at simulan po tayo ni Pastora. Magandang hapon po sa inyo. Ngayon po ay Sunday service. Mag-start po tayo sa gawain ng Panginoon. Let's open our Bible po sa Awit 47 po, verse 1 hanggang 7. Babasahin ko po sa inyo. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na si Yahweh kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan, tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Umakyat sa trono ang Panginoon Diyos, hatid ng trompetang malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuod, purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya ay papurihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Sabi nga, isa lang yung talagang tinto ko dito, na lahat po tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Sabi nga, magdiwang yung mga nilikha ng Panginoon, pumalakpak tayo, umawit tayo ng papuri sa ating Panginoon, sa ating hari po. Maganda po na sa hapong ito, yun yung gawin natin sa ating Panginoon na pinagpilingkuran. Huwag natin isipin yung mga
na ginawa natin or gagawin pa natin, maganda na ituon natin yung sarili natin sa ating Panginoon. Maganda na ibigay natin sa Kanya yung parangal po na nararapat sa Kanya. Bago po yun, tayo po ay magsimula sa panalangin sa Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin at sinasamba ka namin, Panginoon. Dakila ka sa lahat, makapangyarihan. Ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon Diyos. Ikaw ang siyang lumikha sa amin, Panginoon. At tulad ng sinabi ng iyong salita, Lord God, na kami magdiriwang, Panginoon, ipapalakpak namin ang aming mga kamay. Ito'y itataas namin sa iyo, Lord God. Kami aawit ng papuri sa iyo, Panginoon Diyos. Sapagkat sa lahat ng ito, ikaw ay karapat-dapat, Lord God. At sa hapong ito, malugod namin inaanyayahan ang iyong presensya sa aming kalagayan. Naan, hayaan mo na mamangha ang bawat isa sa amin, Lord God, sa iyong kagandahan, Panginoon Diyos. Maituon namin ang aming puso sa iyo, sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba, Lord God. Marami pong salamat, naniniwala kami na ikaw ang siyang mangunguna, Panginoon, oh God, sa hapong ito. Mahahayag sa amin, Lord God, ang mga salita mo, mahahayag sa amin ang iyong kaluwalhatian, Lord God. Patawarin mo kami sa mga nagawa naming kasalanan. Pakalinisin mo ang bawat isa sa amin at sa aming mga buhay. Ikaw ang laging hangad namin na maghari, Panginoon Diyos. So God, mangyari ang iyong kalooban sa aming kalagitnaan at lahat kami, Lord God, ay patuloy na susunod sa iyo at gagawin ang makapagbibigay kaluguran lamang sa iyo. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you.
sambihin natin ang ating Panginoon. Pindan, itaas mo ang kamay mo sa kanya. Itawitin mo sa kanya. Open.
Praise God. Sige po, tayo po makaupo and be in the presence of the Lord at napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Amen. 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 At tunay nga ang Panginoon ay dakila sa lahat ng oras. Amen po ba? Amen. At wala pong maiko-compare sa Panginoon dahil kung makikita natin, mahaba na po ang tinatakbo natin. Amen po ba? Anong mahaba na tinatakbo? So, since March, no? March, April, May, June, July. So, praise God that tayo po ay tuloy-tuloy pa rin sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, wala tayong dapat na ipangamba. Sabi mo sa katabi mo, wala tayong dapat na ipangamba. Dahil God wants us to experience His goodness. Amen po ba? Amen. Nadinig po ba ako? No? Kasi importante po sa Panginoon yung gagawin niya, no? Kasi actually sabi ko nga doon sa church nung wala pa tong COVID, nakikita-kita pa sa loob ng church ay sabi ko nga tapos na po ang istorya ng mundo, no? Sa kamay ng Diyos. Kaya ang maganda po dito ay dapat tumusok yan sa puso natin na merong ang kaisipan ng Diyos ay hindi po maaring maabot ng sino man, no? Mapaabot niya kung tayo ay nagme-meditate ng word, pero kung titingnan mo ano ba yung plano ng Diyos pertaining to this, ipapaabot niya rin yon. Pero siyempre, ang maganda rito, dapat ay lagi tayong nagtatanong sa Panginoon, lagi natin siyang kinakausap upang makita natin yung mga dahilan, kung bakit, kung what, kung ano man to, kasi gusto niya ipaalam to sa atin. Amen po ba? Gusto niya ipaalam na meron siyang gagawin. At ang gagawin niya is maganda. Katulad na yung impreso sa akin, I want to show my glory to this. So, kung titignan mo, parang kabaligtaran, no? Paano yung glory mo? Samantalang ito ay pandemic na marami na apektuhan. Mayroon pong tanongin ng Lord, kasi sabi nga doon sa Romans, talagang wala po tayong who are we? No, we are just a clay and He is our pot maker. Gusto niyang gawin ganito, so that's it. Wala po tayong dapat na parang mag-inag-peace or mag-murmur, Lord, ano ka ba? Wala pong ganon. Kasi tayo po ay nilikha niya, natatakbo dapat sa kalooban niya. Kaya nga gusto niya maghari sa atin. Gusto niya maghari sa buong mundo. No? Sa mga tao. Pero alam mo na, kapag-aralan natin na talagang hindi lahat ay gustong ang paghahari ng Diyos. No? Anyway, kung sino man yung may gusto, di siyempre, siya yung mismong kalulugdan ng Panginoon at patuloy niyang paghaharian. Amen po ba? Amen. Tanungin mo katabi mo, gusto mo bang pagharian ka ng Diyos? Hello? Piliin mo. Amen po ba? Piliin mo ang paghahari ng Diyos, hindi yung paghahari ng mundo, hindi yung paghahari ng gusto natin. Amen po ba? So anyway, dito po sa ating gawain, no? Pwede sabihin pwede ba mag-tithes and offering dito sa ganitong gawain? Yes, why not? Hello? History repeats itself. Tandaan nyo, nag-start ang church. Time nila po. Saan po nag-start? Home church. Hello? Amen po ba? So, pag-aralan natin sila Aquila, sila Priscilla, sila Phoebe, yung mga nandoon, yung time ni Paul. Sa bahay nila, nagsimula ang church. Hello? Wala namang mga building pa noon. No? Pero kung titingnan mo,
Dati bahay. And remember, the meaning of church is what? Group of people gathering in His name. Doing the will. Separated from this world. Naintindihan po ba natin? That is church. So, yung building po, eh, it's a matter of maganda kasi yun. Nandun po natin ginagather ang mga tupa ng Diyos. Katulad ng dapat gumawa tayo ng isang barn kung saan pagka meron tayong mga nakuwang mga tanim na harvest, saan mo ilalagay yan? Alam naman, sakali mo lang, di ubusin ang daga yan, di ba? Tignan mo yung katabi mo, nakakita ka na ba ng daga? So, ubusin yan ng ibon, ng daga, etc. So, kailangan lagay mo sa barn. It's the same with us. No? Kapag tayo ay pinanganak sa Panginoon, dadalhin tayo dito sa barn, dito sa sabi nga, storehouse, dito sa saan ay ginagather ang mga anak ng Diyos. At siyempre, sa building na ginawa. So anyway, kung tatanungin mo, pwede bang ibigay ang tithe and offering dito? Nandito tayo ngayon sa ganitong gawain. Yes! Why not? Eh, may baba. Ito lang ang masabi ko. Importante, kapag nagbigay ka sa mga church sa bahay ninyo, dapat yung binigay na yon ipararating mo dun sa kung sino ang church na naglilid niya. At sa atin, siyempre, sa JCF Church. So, siyempre, dadali niyan dito sa amin, dito, at para may account po lahat yan, at para tuloy-tuloy na mapatuloy natin ang gawain ng Lord. Amen po ba? Amen. So, huwag niyo isipin na, kasi hindi banal kapag ganito. Eh, hindi po. Wala naman, hindi naman po apelido ng JCF. JCF banal. Wala pong ganun. So, huwag po tayong mag-isip ng kung ano-ano. Dapat po natin gawin, ano po yung nakalulugod sa Diyos. Amen po ba? Magbigay tayo, ayon po sa ating puso, dahil yun ang ating offering. Pero pag bigbigay tayo, bibigay natin yung tithes natin sa Panginoon because that is His portion. Amen po ba? Gusto ba natin may party ang Lord sa buhay natin? Gusto nga natin, sabi natin, Lord, buong buhay ko para sa'yo. Hello, sumisigaw pa, Lord, buong buhay ko para sa'yo. Huwag lang yung bulsa ko. Hello. So, hindi po gano'n, no? At napakahirap po yan. So, anyway, meron po tayong pinag-aralan ng mga maigse na mga prinsipyo ng Panginoon pertaining to giving. Di ba? Ano ang treasure ng puso mo, etc. Ngayon po, meron po ako ituturo sa inyo. Maaaring nga lahat, mapakinggan na natin to, pero isa po magandang verse na makita natin na talagang gusto ng Diyos ay mapagyaman tayo. Gusto ng Diyos na sumunod tayo sa mga prinsipyo niya kasi yan yung prinsipyo niya na para maging maingat tayo pertaining sa ating pananalapi. Amen po ba? So, hindi yung parang tipong itapon na lang natin, itapon sa SM tulad, sa Star, Gongcha? Ay, Gongcha. So, yan, Gongcha, Gangcho. Gongcha, kalang Gangcho. Ginancho na. So, 1 Timothy 6:18 to 19, ang sabi dito, turuan mo silang gumawa ng mabuti. Yan ang sinabi ni Paul kay Timothy. Magpakayaman sa mabubuting gawa. Saan daw magpakayaman? Sa mabubuting gawa. Mabubuting gawa. Maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. So you see, alam mo, yan ang isa sa mga prinsipyo ng Diyos na yan ang puso niya. Na gusto niya na huwag mong kalilimutan yung mga taong aba, mga taong nangangailangan, mga taong, alam mo na. No? Kaya ako lagi ko sinasabi, I just want to help. Hello? Tawa naman kayo dyan. I just want to help. Ako siya sabi ko yun. There's no, ito isang bagay na nag-overflow sa puso ko. Tulungan kita. Amen po ba? Na dapat ay sabihin mo, yes. Yes, Pastor. Maganda yan, no? It is because that is the word of God. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Sa ganitong paraan sila makapag-iimpok para sa hinaharap at magkakamit ng tunay na buhay. So napakaganda, pero mas maganda pakinggan natin ito sa English kasi sa Tagalog para nabibitin ako doon sa mga sinasabi eh. Ibig sabihin, wala akong kontra doon sa Tagalog, pero my point is kung mayroong version na mas maganda magpapaliwanag sa atin ng gusto, mas magandang basahin natin 'to. Amen po ba? So, kung tignan natin sa English, no, 1 Timothy 6:18 to 19, Living Bible, tell me to use their money to do good. Tell them to use their money
to do good. Sabi mo sa lang gamitin nila yung pera sa mabuti. They should be rich in good works at sila magiging mayaman sa mga gawain maganda and should give happily to those in need. Mapapasaya yung mga taong nangangailangan. Always being ready to share with others whatever God has given them. Handa tayong ibahagi ang ating kung ano binigay sa atin ng Diyos. Amen po ba? Hindi yung para bang akin lang to. Hello? Bahala na sila. Eh, tamad sila eh. O kaya, eh, wala silang ginagawa. Eh, blah, 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 blah. Hindi po ganun. No? Ang importante rito, what is the heart of God towards these people? Di nating alamin pa kung ano pa yung nangyayari sa buhay nila, kung ano man sila. Basta the Lord impressed into our hearts, we have to give kung ano yung binigay ng Lord sa atin. Kasi kaya nga tayo ginawang ganito, napapagyaman tayo ng Lord para gamitin tayo para sa mga tao. Amen po ba? Dahil kapag hindi mo sinunod itong verse na to, hindi mo ginawa, paano ka? Paano pa ang gagawin ng Lord sa'yo? Sino dito gusto mong pagpalain ka? Magbigay ka. No? Yung katabi mo, bigyan mo. Amen po. Bigyan mo ng chiklet. So hindi. Magbigay ka lang. Amen po ba? Kasi ang Lord ganito eh. Pag nagbigay ka, magbibigay ang Lord. Tatandaan niyo itong prinsipyo na ito, mga kinikip. Ang Lord, kapag may inabot ka sa kapwa mo, may aabot sa iyo ang Lord. Ay, magbasa tayo, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Amen. Huwag yung parang confess lang tayo ng confess ang Diyos ay mabuti. Amen. Ang Diyos ay magbibigay. Amen. Pero, paano? Hello? This is a conditional promise ng Panginoon. Give and it shall be given. Don't give and ano? Wala kang ma-receive. As simple as that. So verse 19, kung titignan mo, by doing this, they will be storing up real treasure for themselves in heaven. Kapag ginawa mo to, nasan yung totoong pag-store o pag-impok ng kayamanan sa langit? Sa pagbibigay. Hello? Amen? Amen! 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 Eh, di madami na tao. Puro men na tinawag ko eh. Hello? Amen! Amen! So, kapag nagbigay ka, ito yung nagsasabi. You're storing up real treasures for themselves in heaven. It is the only safe investment for eternity. Oh, It is the only safe investment for eternity. Sino gusto mag-invest? Sino, ano ba mag-invest sa Tagalog? Ha? Sige, yun. Mag-invest kasi oras. It is the only safe investment for eternity. Talagang gusto mong parang pag bumili ka ng bahay, mag-invest ka, tapos pagdating lalago. Di ba? Parang ganon. Pag binili mo siya yung bahay, kunwari, binili mo siya ng 20 pesos. Oh. Pag tagal-tagal niyan, 25 pesos na yan. Oh, kita mo, di may 5 piso kang ganan siya. So that is investment. Tama po ba yun? And they will be living a fruitful Christian life down here as well. So, ito yung mga pangako ng Diyos na mismo dito pa lamang, aani ka, a fruitful life, a Christian life here on earth. Amen po ba? This is the only safe investment for eternity is through giving. Tignan mo yung mga kapwa mo. Amen po ba? Tignan mo kung sila yung nangangailangan. Sila ba alam mo naman yung buhay, di ba? Nakikita natin. So we have to give sa kanila. And as well as, syempre, ibigay natin yung ating sinabi ng Lord na tithes na gusto niyang ibigay natin dahil kanya yun. Hindi natin pwede yan ikubli. Hindi natin pwede itago yan. And as well as yung offering na gusto mong para mapagpala mo ang church. Para mapagpala mo ang bawat isa. Kasi alam naman natin, ang church, bumibili po ito ng mga gamit. Hindi po ito yung parang libre na lang. Amen po ba? Hello? So, napakaganda na lahat tayo magtutulong-tulong under the principle ng Lord. Amen po ba? Pinagpipray natin na magkaroon tayo ng sarili nating lupa at building. Malapit na po. Kailan po yun? Pangako po sa inyo. Before the rapture, darating po yan. Hello? Nangako ka, Pastor? O, tama naman. Bakit? Before the rapture, darating talaga yon. So anyway,
Nagpe-pray po tayo ng building. Nagpe-pray po tayo ng lupa. So, ibibigay po ng Lord yun sa atin. Ang importante, kaparaanan po ng Diyos. Amen po ba? Hindi tayo mangungutang, church. Hindi tayo... Pwede ko sabihin, kaya natin mangutang. Pwede ko sabihin, mapapautang tayo. Sa totoo po yun. Pwede po yun, kaya po yan. Pero hindi po yan, para sa akin, hindi po yan ang kaparaanan ng Diyos. Sa kingdom ng Lord, hindi po uso ang utang. Hello? Amen. Church, makinig kayo. Hindi po uso ang utang. Kasi ang Lord, bountiful ang Panginoon. Amen po ba? Kaya niya ibigay yan. Amen po ba? Ang importante, tumakbo lang tayo sa prinsipyo ng Panginoon. Huwag natin madaliin. No? Huwag tayong mangungutang, tapos pagbibuild tayo ng church, tapos ang laki ng utang natin. Ay, mali po yun. No? Napakamali po yun. Hindi po tama yun. Bili mo, maghapon kami problema. 24-7. Kung problema ka, paano bayaran to? Eh, mahirap po yun. Amen po ba? Kung ano lang ang nararapat, yun lamang po ang gagawin natin. Yun lamang po ang yayakapin natin. Yung bigay mismo ng Panginoon. Amen po. Pwede mo sabihin, ang liit natin, kukunti lang tayo. Malit tayo? Malit talaga tayo, kukunti lang tayo. Pero gano'ng kalaki ang Diyos natin? Hello? Kasi liit lang din ba ang Diyos natin? Hello? Hindi po tayo. Hindi ba tayo gumawa ng Diyos na ganyan kaliit, di ba? Tapos masusunog lang. So, ang Diyos natin ay yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po ba, church? Amen. So, why worry? Amen? Ang gusto ng Lord, ganito muna tayo. So, go with this. Hindi po tayo magpipilit na punta tayo sa bangko, punta tayo sa World Bank, punta tayo sa Asian Bank, punta tayo. Hello? Hindi po. No way. Amen po ba? Sabi niya, Pastor, bakit? Di ba dapat mas maganda ang mangutang lang tayo? Wala eh. Ako naging pastor niyo, kaya wala tayong magagawa. Amen po ba? Hello? Ganito po yung standing ko. Talagang naniniwala ko, we will part the Red Sea. Amen po ba? Ano po ba ang gitna ng sea na yun? Tsaka yung Red Sea, ano po ba ang gitna ng Red at saka sea? E. So sige po. Bakit po tayo nagbibigay? Kasi mahal natin ang Diyos. Mahal po ba natin ang Panginoon? Amen. Amen. Sige po, tumayo tayo. And we will pray for this sa ating offering na to. Kahit po sa mga kanya-kanya lang bahay, kung nag-offering po kayo, maganda, tumayo po kayo dyan, sumabay po kayo sa panalangin, at dalhin po ninyo sa harapan, no? Kung sino man ang leader ninyo dyan, dalhin ninyo, and then by mamaya o tomorrow, pwede nyo pong iabot sa ating yung offering na yan. So, ito po yung ating offering, no? So, we will pray for this, at bigyan natin to ng importance, manalangin po tayo. Panginoon, marami po salamat sa hapong ito at binigyan mo kami ng pagkakataon muli na mapagpala. It is you, O Lord, it is you alone ang tatanggap nito. Dahil ito yung Panginoon sagrado, Lord, na inahanda namin ito, ino-offer namin ito sa iyong presensya, Panginoon Diyos. And we believe, Lord, nakita mo ang mga nagbigay nito. Lord, a cheerful giver. Alam namin, Panginoon Diyos, na ito hindi namin ibibigay kung masama ang aming kalooban. Ibibigay namin ito, Lord, na maluwag, na alam namin, Panginoon Diyos, na bukal sa aming puso at isipan na ito'y para sa iyo, Panginoon Diyos. Yeah, Lord, naalin namin ito sa iyo. Tanggapin mo ito, Lord God. Alam namin, Panginoon, na ito'y pagpapalain mo, bubuksan mo ang tungawan ng langit. You will open the floodgates of heaven and pour out your blessing upon these people, Lord God. Maraming po salamat. Pagpalain mo ito for your glory in Jesus' name. Amen, amen. Amen. Klapang natin ang Panginoon. Sige po, tayo po'y makaupo and be in the presence of the Lord. So napakaganda na patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Amen po ba? At sinasabi ko nga, ang ating pong pinag-aaralan dito, ngayon, tungkol po ba saan? The power of the Holy Spirit. Nakakaranas na ba tayo ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu? Dapat lang, no? Kasi everyday, no? Habang pagising natin sa umaga, nararanasan mo na ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu dahil binigyan ka ulit ng panibagong buhay. Amen po ba? Na nagawa mo yung mga bagay-bagay, sabi nga sa inyo, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay kung ano yung manifestations niya, yun ang kapangyarihan niya. Amen po ba? Maaring maliit ang tinatas mong kamay mo, nagpupuri ka, that is the power of the Holy Spirit. Nakagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, that is the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Nakapagsalita ka ng praise the Lord, I love you my Lord, etc. blah blah blah, that is the power of the Holy Spirit.
So anyway, gusto ng Panginoon na mas lalo natin makita ang kapangyarihan niya sa pamagitan ng prinsipyo niya, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hindi po tayo pwedeng lumayo dito. Amen po ba? Hindi po pwede ang power ng Holy Spirit ay banda bigla na lang saan baga, saan galing yan? Saan prinsipyo yan? Amen po ba? Hindi, ang Holy Spirit eh, okay lang kahit ano. Ay, hindi po pwede, okay lang kahit ano. Amen po ba? Ang Holy Spirit ay may hangganan. Ano yun? Eto lang po. Bible. Pag wala sa Bible, I am sorry. Hello? Hindi po pwedeng may gift of flying. Oh, may gift of flying ako. Tingin kayo. Tingin. Gift of flying. Hello? Wala pong ganon. No? Baloney. Naintindihan po ba natin? Tignan natin, sinabi niya sa John 14:12. No? O, Englishin ko na lang. Most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And the greater works than this, he will do. Sa papanong paraan? Kasi akit siya. Akit na ang Panginoong Jesus, papatayin siya, nilibing, nabuhay na muli, sikat ng araw, makyat sa langit, umupo sa kanan trono ng Ama, at ipadadala niya ang pinangako niya. Hello? Ang Banal na Espiritu. Kung sino man ang nakipagrelasyon sa Kanya, tatanggapin mo siya bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. Humingi ka ng tawad, na-born again ka, tinanggap mo siya bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. Then, that's the time, the anointing of the Holy Spirit papasok sa puso mo. That is His anointing. That is His power. That is the demonstration of His ability. First demonstration of God's ability in your life is being a temple of the Holy Spirit. That is the power of the Holy Spirit. Tinanggap po siya. By the blood of the Lamb, the born again ka, then papasok ang Banal na Espiritu. Yan yung sinasabing, may gagawin pa ang Banal na Espiritu. Greater works than this He will do. Kasi ayaw niya na ang mundong ito ay mapapailalim lamang sa kapangyarihan ng Diablo. Dahil ang kapangyarihan ng Diablo ay temporary, susunugin po yan. Heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. Inulit ko, makinig po tayo pertaining dito sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, dahil ito pong kapangyarihan niya ay hindi po ito makakamit sa pamagitan ng conditioning of the minds, hindi po ito makakamit sa pamagitan ng kung ano lamang gusto mo, hindi po. Ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay makakamit po kapag tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at sarili natin tagapagligtas, papasok ang Banal na Espiritu sa atin, at kung tayo nakikinig, sumusunod tayo sa prinsipyo ng Diyos, makakamit natin, magmamanifest ang power ng Holy Spirit sa buhay natin. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Tandaan natin ang sinabi po ng Panginoon that the Spirit of the Living God, the Holy Spirit, the Spirit of the Father God, the Spirit of the Lord Jesus Christ is the core of the lives of every believer. Zechariah 4:6, so He said to me, this is the word of the Lord of Zerubbabel, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Almighty God. Hindi po sa pamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Yan po yung core, yan po yung sentro ng buhay natin. Without the Holy Spirit, I tell you, without the Holy Spirit in your heart, kahit natanggapin mo pa ang Panginoong Jesus bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas, at hindi ka naniniwala sa Banal na Espiritu, hindi ka po aakyat ng langit. Dalawa po yan. Hello? 2 Thessalonians chapter 2, verse 10. Tandaan natin yan. Sasabihin mo, it's only by the blood of the Lamb and without the Holy Spirit inside of you and His power, paano ka magiging righteous kung walang Holy Spirit? Paano malalaman ang katotohanan kung walang Holy Spirit sa puso mo? Kaya without the Holy Spirit, you're not and you cannot enter the kingdom of God. Wow, what a fresh revelation, Pastor. Yes, matagal ko na pong sinasabi yan. Amen po ba? Wala pong dinadagdag na doktrina rito, kundi ay doktrina po talaga yan na hindi alam ng marami. Naintindihan natin. Pero anyway, tsaka natin pag-uusapan yan. Malaga maunawaan natin ang Spirit-filled life ay plano at pagkakaloob ng Diyos para sa bawat Kristiyano. Mahalaga po yan. Alam po natin. Dapat maunawaan natin yan. Na yan ay plano at gustong ipagkaloob ng Panginoon sa atin. Being a Spirit-filled life. Ang Kristiyanong puspos. Amen po ba? At napag-aralan natin na nakaraan pertaining kay Stephen, at gusto kong sariwain lamang yung huling part ng buhay ni Stephen dito.
para makita natin na talagang ang si Stephen ay patuloy na pinag-aharian ng Diyos. Excuse me. Tabing yung ano. Tabing. Buksan natin sa Acts 7:54. 60. Acts 7:54-60. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, sandali lang po. Pakitawag mo si Eli. Pakisentro lang yung ano. Sali, atal. Dali lang po at medyo isi-sentro ko lang no, para hindi tabing. Paki-sentro mo muna kapatid. Yan na. Sentro na. Okay. Balikan ko po yung Acts 7:54. No? Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. So kung makikita natin dito, siya po ay puspos ng Espiritu Santo. Amen po ba? Hello? Na siya mismo ay nakipagdiskusyon sa mga eskriba, kung sino-sino yung gustong lumaban sa tlan ng Diyos, sa Panginoon. At kumakita natin si Esteban po ay pinuspos ng Banal na Espiritu. At dito pinakita ng Banal na Espiritu ang kanyang kapangyarihan na tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Panginoon. Naintindi po natin? So, ang sabi dito sa 56, bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan, pagkatapos sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. At pagdating sa verse 58, kinalagkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. Sa 59, at pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. So kung titingnan mo mismo, ang nagmanifest sa buhay po ni Esteban is the power of the Holy Spirit that he can say to this, na hindi siya gumagante, na hindi siya gustong lumaban, kundi Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At dumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanan ito. Kung titingnan mo, siya mismo ay handa po magpatawad si Stephen. Handa po siyang gumawa ng isang bagay na tutularan niya ang Panginoong Jesus kung anuman yung sinabi ng Panginoong Jesus. No? Napakaganda po ng manifestation ng Banal na Espiritu kay Stephen. Kung ano, napag-aralan natin nakaraan, kung ano po ang mga nabigkas ng Panginoong Jesus, yan din po ang nabigkas ni Stephen. Amen po ba? Dito natin nakita na si Stephen ay puspos po ng salita ng Panginoon. At puntahan po natin sa Old Testament pertaining kay Micah, the prophet, na nagsaad din ng ganong kapuspusan ng Espiritu ng Diyos sa buhay niya. Noong ang Israel ay babad sa kasalanan, siya po ay hindi, no?
makikita natin tumakbo ang buhay po ni Micah bilang isang propeta, pero ang Israel ay nag-aalboroto at that time. Gumagawa sila ng mga hindi nararapat na gawin bilang isang anak ng Diyos o bilang isang bayan ng Diyos. Kaya ang ginawa ang ginawa ng Panginoon ay si Lord ay nangusap po sa buhay po ni Micah. So sa Micah 3:8 ang sabi dito, "Subalit ako'y puspos ng kapangyarihan sapagkat nasa akin ang Espiritu ni Yahweh. Makatarungan at buong tapang kong isinisigaw ang mga pagkukulang ng sambahayan ni Jacob at ang mga kasalanan ng Israel." So kung makikita natin out of this words, I believe na talagang pinapakita rito na si Micah ay tagapagsalita ng Diyos at gusto ng Panginoon ayusin, ipaalam sa bansang Israel ang kanilang mga ginagawang mali, mga kasalanan. At tanda natin si Micah because of his being a spirit-filled believer of God, ay hindi po siya sumama o nakisama doon sa mga gawain ng mga Hudyo. Pero yun yung mga kapatid niya. Amen? Ang mga Hudyo ngayon. Kung titignan natin ang mga ginawa nitong mga Hudyo nito, kung susundan natin sa verse 9, makinig kayo, mga pangulo ng sambahayan ni Jacob at mga pinuno ng sambahayan ni Israel. Kayo'y nasusuklam sa katarungan at binabaluktot ninyo ang katwiran. So you see? So yung mga ginagawa ng mga pinuno nila, yung mga pare or whatever, sacerdote or whatever, ang nangyayari, ano? Nasusuklam sa katarungan at binabaluktot ang katwiran. Itinayo ninyo ang sayon sa pamagitan ng pagbubo ng dugo. Ang pagbubo ng dugo, marami pong pinapatay na tao. Itinatag ninyo ang Jerusalem sa pamagitan ng kasamaan. Sa verse 11, ang kanyang mga pinuno'y napasusuhol muna bago humatol. May bribe, no? Nagpapaupa ang mga saserdote para magturo at ang mga paupa. Sipin mo, kailangan ng pera para magturo. Sipin mo, hindi po libre, hindi po talaga bukal sa kalooban nila yung gawin, yung tama. At ang mga propeta naman yung nanguhula dahil sa salapi. Hello? Pag di mo nilagyan, hindi sila manguhula, hindi sila magpapagamit. Gayunman, umaasa sila kay Yahweh at sinasabi, nasa kalagitnaan natin si Yahweh, kaya walang kasamaang darating sa atin. So you see, yan po yung kanilang sinasabi. They're only conditioning the minds of people. Pero what is the truth of this? Even in this pandemic, hello, maaaring meron mga nagsasabing, all is well, huwag kayong mag-alala. God is with us. Tama. Talagang God is with us. Amen po ba? Pero kung titingnan mo, dapat maintindihan natin, meron pong ginagawa ang Diyos during this pandemic. God wants to display His power. God wants, as He displays His power, we will see His glory. Hello? Kasi kailangan magkaroon muna ng manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Then after that, makikita mo ang glory ng Panginoon. Amen po ba? Kasi yun yung puntos na gustong maipakita ng Diyos sa atin. Yan yung gusto niyang gawin. Amen po ba? Kaya si Micah, pinadala niya doon upang yan ang tagapagsalita ng Panginoon sa mga tao ngayon. It is the same with us today. Who knows? Ako, nagsasalita sa inyo sa harapan na to. At sinasabi ko, God wants to prolong this pandemic. I am not negative. I am not, sinasabi ko nga, gusto ko ito. Pero kung itong gusto ng Diyos, sasabihin ko talaga yan. Amen po ba? I will not condition the minds of people. Amen po ba? Totoo, God is with us. Totoo, God is moving. Totoo, God is hindi niya pinababayaan ang mga anak niya. Totoo yun. Amen po ba? Pero yung nangyayaring ito, kailangan, tignan natin to at God's perspective. Amen po ba? Hindi human's perspective. Kasi pagka sa kaisipan ng Diyos natin ito titignan, ligtas tayo. Amen po ba? Sinabi ko na yan sa mga nakaraan na aking tinuturo. Tandaan po natin yan.
Kung titingnan natin si Micah, sinulat ni Micah ang mga salitang ito halos 800 taon na bago ang pagdating ng Pentecostes. 800 years, no? Bago dumating ang Pentecost. At ang maikling patotoo niya ay ang tunay na kahulugan at kabuluhan ng lahat na nangyayari sa dakilang araw na yun. Yung po talaga nangyayari. It is the same with us, no? Ito pong nangyayari sa atin ngayon ay hindi po ito biro. Ito po ay talagang totoong mararanasan mo ang paghihirap dito. Lalo-lalo na kung ikaw ay naapekto ng COVID-19. Kaya nga ganun na lamang ang gusto ng Lord na matutunan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Hello? Dahil ang kapangyarihan ng Diyos, yan po ang kailangan mo. Amen po ba? Hindi yan po ano yung iniisip mo sa mundo. Hindi yan po ano yung gusto mo lamang magawa o marinig. Naintindihan po natin. Ang gusto ng Panginoon, His power, His word, His promises, His presence. Gusto niyang maranasan natin to during COVID. At ang espiritual na kabuuan ng kapangyarihan na makakamtan ng bawat tagasunod ng Diyos at sa panahon natin ang mga Kristiyano na tagasunod naman ni Kristo. Amen? The power of the Lord. Amen po ba? Kaya huwag natin payagan na tayo ay madala lamang ng ating kaisipan. Madala lamang tayo ng conditioning of the minds. Madala lang tayo ng lahat eh, okay, katulad ng mga propeta ng time na yun. Ganun na sinasabi nila. Pero sa time natin ngayon, hello, may gagawin po ang Diyos. Amen po ba? Makikita natin ang glory ng Panginoon Jesus. Si Jesus po ang solusyon ngayon. Hindi po ang kung ano-ano. Yes, ang vaccine, wala pong problema. Hindi ako kontra sa vaccine. Sabi nga sa inyo before, kapag may vaccine provided by the government, yes, maraming salamat sa gobyerno at ang ginagawa nilang paraan nila para lamang makatulong sa lahat sa atin. Isa po sa mga talagang, yes, papabaksin tayo. Pero for now, no, ang isipin natin, God is with us, hindi tayo mahahawa. Huwag na tayong dumagdag pa sa datos. Amen po ba? Kung yung datos na to ay ilan yung naapektuhan, ilan yung namatay, huwag na tayong dumagdag sa papanong paraan. Dahil wala pa tayong vaccine, yakapin natin ang pangako ng Diyos. Go with the Lord. Amen po ba? Pairalin natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay natin. Makipagrelasyon tayo sa Panginoon. This is the time na para tayo ay maligtas, hindi lamang magkaroon ng kaligtasan pag tayo namatay, kundi ligtas tayo, pati dito sa pandemic nito. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po ba? Kaya ganito tayo nag-aaral ng power ng Holy Spirit. Kasi ang power ng Holy Spirit ay iiral yan ngayon. At umiiral na siya, matagal na. Pero sometimes hindi pinairal to ng mga anak ng Diyos. Tandaan natin na ito ay plano ng Diyos, layunin at pagkakaloob para sa lahat ng kanyang mga anak na mapuspos ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon. Yan po yung plano at layunin ng Diyos. Gusto niya ipagkaloob ito. Gusto niya maranasan natin ito. Gusto niya dito tayo tatakbo. Amen po ba? Hello? Kasi, ano pa ang use ng Word of God kung hindi natin ito papansinin? Ano pa ang use ng pangako ng Diyos? Ano pa ang use ng salita ng Panginoon? Nakapangyarihan ng Banal na Espiritu. Remember God's command pertaining to this, Ephesians 5.18. Ang sabi dito, huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Salip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Take note. Mapuspos daw tayo ng ano? Espiritu Santo. Amen. Huwag tayo maglalasing. Huwag natin gawin yung kung ano yung may nasa mundong ito. This is not that. Kahit anong oras, huwag natin pasukin yung paglalasing na yan. Sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. This because this is the command of the Lord. Amen po ba? Kasi gusto niya na maranasan natin to at gusto niya na tayo'y tumakbo dito. Sa Luke 1.15, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Who is this? John the Baptist. Amen po ba? Siya po ay talagang
sinabihan si Elizabeth pertaining to this, si Zechariah, si Elizabeth, mapupuspos po siya ng banal na spirito. At ganun din po nga ang gusto niya sa atin. Kasi nung sinabi niya sa Acts 1:8, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. O, see? Hello? Pagbaba ng banal na spirito, dumating ang Pentecost, dumating itong ang Pentecostes na to. The baptism of the Holy Spirit. Bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Amen po ba? This is the command of the Lord to us. Ito ang kanyang utos at sa gayon lamang natin maipapamuhay ng epektibo ang buhay Kristiyano at magpalingkuran ang Diyos ng masagana. Fruitful. Amen po ba? Sa pamamagitan lamang nito. Sa pamamagitan na sinabi ng Panginoon, you will be baptized, you will be filled by the Holy Spirit. Hello? Kasi yun ang katuparan ng salita ng Diyos na dapat nating yakapin, no? Huwag nating payagan na ang salita ng Panginoon, ang pangako nito na mapuspos tayo ng banal na Espiritu ay mabaliwala natin sa buhay na to. Wag. Lalo-lalo na tayo mga anak ng Diyos, no? Huwag natin pag-aksayaan ang mundong ito. Puntahan natin ang mga kilos ng Panginoon. Puntahan natin kung saan tayo may spirit filled. Amen po ba? Ano sinasabi sa atin ng pahayag na ito tungkol sa pagiging puspos ng Espiritu? Saan ito pertain? Saan ito nakatutok? Ang mapuspos ng banal na Espiritu ay isang tiyak na karanasan. Sigurado. Tiyak. What does it mean? Definite. Pararanasan mo. Walang mintis. Hindi nagbibiro. Mangyayari talaga. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mapupuspos ka talaga ng banal na Espiritu. It is definite. Tiyak. Kaya nga sabi ko, tiyak na karanasan. Hello? Hindi po ito para mga nangangapa ka sa, meron ba ako? Spirit filled ba ako? Mapupuspos ba ako? Pinangako ng Diyos eh. Hello? Ang importante lamang dito, yakapin mo to, paniwalaan mo, at i-apply mo sa buhay mo. Amen po ba? Kasi without application, hindi mo makikita ang ganda nito, hindi mo makikita ang katuparan nito. Hindi mo makikita ang totoong pangako ng Diyos sa'yo. The spirit-filled and their definite experience, makikita natin. Lalo-lalo na sa Book of Acts, napakadami. At itong Book of Acts ito, I believe patuloy po tayo doon. Amen po ba? Tuloy-tuloy tayo na experience natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tingnan natin mga sample ko dito. Spirit-filled and their definite experience. Acts 4:8 to 10. Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu. Ano raw siya? Puspos ng Espiritu. Makinig tayo, no? Kasi dito natin makikita na once na-receive natin na itong mga taong ito na papag-aralan natin na sila'y puspos at ako'y puspos, mangyayari din yung mga nangyari sa kanila. Mangyayari yung nangyari sa kanila at mangyayari din sa atin. Amen. Amen po ba? Napalay sila ng demonyo, papalay din tayo ng demonyo. Tignan mo yung katabi mo. Huwag mong tingnan yan na siya demonyo. Hello? Say kapatid mo sa Panginoon. Mahal mo yan. Amen po ba? Huwag mong palalayasin. Amen po ba? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayong tungkol sa kabutiang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo ng taga-Nazaret. Sa inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Take note of that. This is the power of the Lord. Amen po ba? Kaya ito gumaling, kaya ito tumayo. It is because of the power of the Lord. Mismo ididiin ito ni Pedro, wala po kaming kapangyarihan. Binigay na kapangyarihan ng Panginoon, pero ito po ay hayag na kapangyarihan ng Diyos. And it is a definite experience natin
because we are a spirit-filled Christian. Palakpakan ulit natin ng Panginoon. Tiyak po yun. Mangyayari. Kasi pag hindi mo niyakap to na, parang hindi ka sigurado na, na once you lay hands on the sick and the sick, what? Shall recover? Kailangan. Tiyak yun eh. Sigurado yun. Spirit-filled ka eh. Eme po ba? Kaya lang ang tao minsan masyado siyang doubtful. Masyado siyang hindi nagtitiwala doon sa sinasabi ng pangsalita ng Diyos. Kailangan magtiwala tayo. Amen po ba? Hello? Ano pa sinabi sa Acts 4:31? Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay, ano? Basahin na lang natin, di pa natin alam ah. Bye. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at bumutapang nagalit na eh. At bumutapang nanangaral ng salita ng Diyos. Hello? Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo after praying. So, nakikita natin, oh, manalangin tayo, who knows? No? Nayanig tong lugar na ito, lumindol, di ba? Oh, who knows? Basta ito'y experience sila at pwede rin natin ma-experience. Because God is definite to this. Amen po ba? Amen. Hindi siya nagbibiro dito. Hindi siya parang tipong, kaya nga sabi ko, spirit-filled and definite experience ay hindi po ito parang, tingnan natin, who knows? Hindi po. Definite ang Lord. You will experience something from Him. Because God wants us to experience as a spirit-filled Christian. He wants to demonstrate His power. The power of the Holy Spirit. Gawin natin yan. Amen po ba? Huwag natin payagan na ang kapangyarihan na makuha natin ay si TikTok. Ano? Anday? ML? Hello? Kasi habang may nakikita po ako na, talagang tutuksoyin po kayo dito. Amen po ba? Kasi as a pastor, maganda po na talagang puntahan na natin ang Panginoon. Tandaan natin yan. Hindi po nagbibiro ang pandemic na to. Nuulit ko po sa inyo. May nanonood po sa akin na tinutukoy po ngayon. Hindi po nagbibiro ang pandemic nito. Tandaan niyo po 'yan. Hello. Mahaba po ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, God is so merciful. Amen po ba? But we have to. Kailangan po nating ayusin ang ating kaisipan, ang ating puso. It's about time to forget all those things dahil ilalayo ka po ng Panginoon. Ilalayo ka po ng mga yan sa Panginoon. Naintindihan po ba natin? Tingnan mo ang heart mo. Nagbabad ka dyan, tingnan mo ang heart mo. Napapanaginipan mo, no? Ano pa? Pagising mo, oh nga pala, yun na solusyon ko. Kailangan pala, kumuha pala ako ng tatlong unggoy doon para maisalik. Ganun ba, Emil? Nilagay ko yung tatlong unggoy. Pag nalagay yung tatlong unggoy, sila yung babanat doon. Hello, napanaginipan na, nilagay na sa puso at nagtatalangka-talangka na sa utak. Amen po ba? Sorry for the word. Kasi medyo ganyan lang po ako, no? Huwag niyo po ako, mamaya, bugbugin mo na naman ako. Hindi, ganyan lang po talaga ako. Manunukso. Amen po ba? Hello? Amen. Sabi mo sa katabi mo, manunukso talaga si Pastor. Hello? Hello? Acts 6:36. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasama ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo. Take note. Yan lang po ang isang makikita natin sa Biblia na paano ka maitatalaga sa isang gawain. Spirit-filled. No? If you're not a spirit-filled, siguro, huwag mo nang tanggapin yung trabaho na yun. Ano mo ba? Sasabihin naman siya, yay! Hindi ako spirit-filled. Yung pala, ayaw lang kasi ng gawain na yun. So anyway, ikaw rin naman ang problema. Ulitin ko. Kaya nga mga kapatid, pumili kayo sa mga kasama ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo
at sina Felipe, Prochoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na naaakit sa Judaismo. At sabi sa verse 6, iniharap sila sa mga apostol, sila ipinalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay, laying on of hands. So makita mo yung ganda ng ginagawa ng Panginoon. Eh. Amen po ba? At hindi po ito sasabihin natin na tiyak ba yan? Sigurado ba yan? Yung mga experiences po ng mga ng mga apostol, experience po nila ay talagang tiyak, definite, sigurado at nangyayari po talaga sa kanila. They experienced the power of the Holy Spirit because they were a spirit-filled Christians po sila. Naintindihan po natin? Kaya ngayon, are we spirit-filled Christians? Yes. If you are spirit-filled Christians, remember this, mararanasan mo din yan. Amen? Manalangin ka, yayanig ang, who knows, mayanig yung lugar. Amen? Kasi nandun ka sa kama, mayanig ka, nag-pray ka. So hindi po, sa totoo po yan. Sa Acts 7:55, katulad nga po na na-experience din ni Stephen, na pag-aralan natin nakaraan. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God, and Jesus is standing at the right hand of God. Nakatayo po. Ang sabi sa Biblia, God is seated at the right hand. Seated at the right hand. Nakaupo. Pero at that time, nung si Stephen po ay nakakaranas ng babatuhin na siya ng mga tao, at binabato na siya, nakita niya ang langit bumukas. That is the power of the Holy Spirit. Pinakita sa kanya that Jesus Christ is standing at the right hand. Nakatayo po ang Panginoon. So that is the power of the Holy Spirit because of us as a spirit-filled Christian. Yung po ang mararanasan mo kasi you are spirit-filled. Amen po ba? Ibig sabihin, puspus ka ng banal na spirito, so ang mga mararanasan mo, ang mga makikita mo, ang mga ma-experience mo na yan sa paligid mo ay puros gawa ng banal na spirito. Amen po ba? Hindi po Hello? Hindi po. Amen po ba? Acts 9:17, katulad po na experience ni Paul kay Ananias, nung na-convert po si Paul sa pagpunta niya sa Damascus, kung titignan natin sa Acts 9:17, pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at pinato ang kanyang kamay kay Saulo. Saulo is Paul. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus. Oh, see? Napakita sa iyo sa daan ng ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. That is a definite experience. Tiyak na karanasan ni Pablo sa Diyos. Well, no doubt. Sino pa po ba nagda-doubt? Tiyak po ba ang karanasan? If you are spiritual Christian? Yes! Tiyak po yan. Sigurado po yan. Wala pong halong pagbibiro ang salita ng Diyos. Amen po ba? Even dito kina Bernabe. Tingnan natin sa Acts 11:22-24. Nabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem kahit sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya ay nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Yan pong sinabi ni Bernabe. Sa verse 24, mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Take note. As a spirit-filled, marami po siyang nadalang kaluluwa sa Panginoon. So napakaganda. No? Talagang ganun po ang mangyayari. A definite experience because as a spirit-filled Christian. Napakaganda po na maranasan itong mga nangyari sa kanila at tandaan natin, mangyayari din po sa atin ito. Amen po ba? Sino naniniwala mangyayari din po sa atin ito? Amen. No? Kaya yung mga malalayo, magtasin kayo ng kamay para mangyari yan sa inyo. Amen po ba? Hello. So, basahin natin, even ang Acts 13:9-11, dahil yung sample, ano? Kasi sa Book of Acts, doon po natin makikita lahat ang acts of the Spirit of the Holy Spirit sa pagitan ng mga disipulo. So, sa verse 9, ano sabi dito? Napuspos ng Espiritu Santo si Saulo na tinatawag ding Pablo. Siya yung Saulo na pinatungan ng kamay ni Ananias at siya ay napuspos ng Banal na Espiritu. Siya yung Saulo at that time. Pero at this time, no, siya po ay Pablo. Tinitigan niya si Elimas. Ulitin ko, verse 9. Napuspos ng Espiritu Santo si Saulo,
sa na tinatawag din Pablo, tinitigan niya si Elimas kasi dito po yung ito po yung bata na ginamit or hindi po si Bar Jesus, no? Ay, basahin na lang natin para maintindihan natin. At sinabi ang ganito, ikaw anak ka ng Diablo, kaaway ka ng lahat ng mabuti, tigib ka ng pagdaraya at kasamaan, bakit ba lagi mong pinipilit ang katotohanan tungkol sa Panginoon? Verse 11, ngayon parurusahan ka niya, mabubulag ka ng matagal, pagdakay naramdaman ni Elimas na waring tinakpan ng maitim na ulap ang kanyang mga mata at siya'y nag-apuhap ng nag-aakay sa kanya. So, ito po yung time nung si Paul, si Bernabe at saka si John Mark magkakasama. Pumunta sila sa bayan ng Salamina hanggang pumunta sila sa Paphos. No? Natagpuan sila roon ng isang salamangkero. Yan po ay si salamangkerong Hudyo, no, nagpapanggap na propeta. So may mga witchcraft po yung time na yan. Yan ang trabaho ni Bar Jesus. Yan po yung pangalan niya. No? Yan po yung siya po yung si Elimas, no, isang salamangkero. So siya kasama ni Governor Sergio Paulo, no, na ginagamit or ginagamit ito ng isang mayamang tao. So pinatawag ng gobernador sina Bernabe at Saulo sapagkat ibig niyang mapakinggan ang salita ng Diyos itong governor na to. Pero nung nalaman ng salamangkerong si Elimas ang nangyari na yon, eh kumbaga sa ano, gusto niyang pabulaanan ang ginagawa nila Pablo. Gusto ni Elimas, yung salamangkero niya, si Bar Jesus niya, gusto niyang na wag makinig kina Paul and Barnabas. Pero siya ay hinadlangan ni Pablo. Kaya kung makikita mo, sabi sa verse 11, ito po ay as a spirit-filled Christian at nag-manifest po ang power ng Holy Spirit. Kung titignan mo, ngayon, parurusahan ka niya, mabubulag ka ng matagal pagdakay naramdaman ni Elmas na waring tinakpan ng maitim na ulap ang kanyang mga mata at siya nag-apuhap ng aakay sa kanya. So you see, the power of the Holy Spirit. Hello? Kung titignan natin, parabang ang bigat na nangyari, yes, na tayong magagawa. Gusto ng Diyos yun. Hello? Kaya sabi sa inyo, anuman ang loobin ng Diyos, basta't nasa salta ng Diyos, mangyayari po ulit yun. Amen po ba? Ano pa sinabi sa Acts 13:52? Magtatapos po ako dito sa verse na ito. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Tandaan natin mga kapatid, marami tayong makikita ang experiences ng mga man of God, ng mga anak ng Diyos dito sa Book of Acts. Lahat ng ginawa na yan ay gawa po ng Banal na Espiritu. At sa pamagitan po ng being a spirit-filled Christian, magmamanifest po ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? Kasi sabi nga ng una nabanggit natin, and you will see greater things than this. Sa John, nang binasa ko noong una. Kaya mga kapatid, huwag mong payagan na during this time, even in this pandemic, ikaw ay wala nang magawa. Hindi po. Maraming gusto ng Diyos na gawin tayo. But, siyempre, balikan natin yung mga katuruan ng Diyos that we are a spiritual Christian, that God wants to demonstrate His power to us because we are anointed by the Holy Spirit. God wants to show His goodness by His power. Kaya huwag nating parabang tayo yung number one na hahadlang sa pagkilos ng Diyos. Pag may nakita kang may COVID-19, just pray. Kung sasabihin mong, Lord, baka hindi gumaling. ang galing naman ng education mo pertaining sa Word of God. Hindi po ganun. Gumaling man siya o hindi, sinabi ng Lord, ipatong mo ang kamay mo, siya ay gagaling. Kasi, ang problema lang yung doubt eh. Amen po ba? Huwag mong payagan yun. Amen po ba? And sometimes sa mga Kristiyano, kaya minsan hindi nakakaranas ng himala dahil
hindi nila ina-apply ang salita ng Diyos. Hindi sila naniniwala sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Maniwala tayo. Kung meron nag-ask ng prayer, just pray for it. Amen po ba? Kaya nga ako sa akin, pag may nag-text, sabi, Pastor, pag-pray mo ako, right away, at sa text ko na yan, binabanggit ko agad, in Jesus' name, get out of that body, be healed, 2,000 years ago. Kailan ko pa gagawin yun? Mamaya, makakalimutan ko na yun. Amen po ba? Because I believe, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na sa akin. Amen po ba? Huwag natin payagan na, kumbaga sa ano, malimitahan ang kilos ng Diyos sa mga taong nangangailangan. Amen po ba? Especially sa buhay na ito. Tanda natin, maraming tao po na nakalubog sa panahon ito. Nahihirapan po sila. Kaya nga, tayo po, bilang mga anak ng Diyos, nasa atin po ang kapangyarihan ng Panginoon. But we have to believe that God wants to show His goodness. God wants us to experience His goodness at sa pagitan niyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Paulit-ulit ko sasabihin niyan. Pero sinisigurado ko po sa inyo, definite na po, definite tiyak na mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Because the Lord is what? Siya po yung makapangyarihan sa lahat. Pwede ba natin? Wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, sabayan po natin tumayo at tayo pong lahat ay mananalangin at alam ko na gusto ng bawat isa sa atin na ipanalangin ang mga kanilang sitwasyon. Pero I believe, kapatid, as you close your eyes, I want you to, gusto ko na ma-experience natin ang Panginoon sa oras nito. God wants us to experience His glory, His desire, His plans, His goals. Ang kanyang hadikain, ang kanyang nasa puso sa oras nito. Because siya po ay nakipagrelasyon sa atin. Hindi po para mag-aksaya ng oras, hindi po para ipakita na siya'y Diyos. But He wants to display His goodness, His glory. He wants to display His power sa pamagitan po ng natin bilang spirit-filled Christian. Kapatid, kung nakikita mo na ikaw ay kung nakikita mo na ikaw madalang mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kung nakikita mo na ikaw ay pagdadaluyan ng kapangyarihan ng Diyos. Kapatid, gagawin ng Panginoon niya. Huwag mong payagan na ikaw ay madala ng iyong iniisip. Huwag mong payagan na ikaw ay hindi ka pagdadaluyan. Pagdadaluyan ka ng Panginoon. Just prepare your hearts. Just give your mind and hearts to the Lord right now. Yung sinasabi mo, born again ka ulit ngayon. Ang sinasabi ko, lumapit tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad kung tayo ay nagpaganit sa mundo. Pero kapatid, hangad ng Diyos na maranasan mo siya. You will have this definite experience because you are spiritual Christian. Sige, manalangin tayo. Panginoon, maraming po salamat, Lord, sa oras na ito. At kami po, ng mga anak mo, Panginoon Diyos, kung kami man nagkulang, kung kami man, Panginoon Diyos, ay gumawa ng mga kabanging hindi ayon sa iyong kalooban, patawarin mo kami, Panginoon Diyos. Lord, we are spirit-filled Christian, pero nagpabaya po kami sa aming mga kaisipan, sa aming mga, sa mga alituntunin mo, sa mga plano, sa mga purpose mo, Panginoon. Lord, we ask, O God, patawarin mo kami. So namin, Panginoon Diyos, na gamitin mo kami muli sa iyong kaharian. Manalangin kami. Manalangin kami sa mga kapwa namin. Tumulong kami sa bawat isa. Lord, gamitin mo kami for your glory. Dahil namin, Panginoon Diyos, ikaw lamang ang makapangyarihan sa lahat na kaya mong ayusin ang sino man sa amin. Di po kami mahihiyan lumapit, nilalapit sa iyo. Forgive us and help us, Lord, na tayuan ang salita mo as a spirit-filled Christian. Kapatid, kung sa tingin mo na ikaw ay nakukulang sa
kaisipan pertaining sa pinag-aralan natin ngayon. Pero alam ko, lulubusin ng Panginoon niya sa iyo. Dahil gusto ng Panginoon, maranasan mo siya. So, paano paraan, Pastor? Tanggapin mo siya bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. Kung ikaw ay nalubog sa kasalanan, bisyo, o kung anumang uri ng hadlang na sa tingin mo para maging maganda ang buhay mo. Kapatid, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, pero kaya kang baguhin ng Panginoong Jesus. Lumapit ka lang, manalangin tayo. At sa oras ding ito, sasabihin ko sa iyo, at sinasabi ng salita ng Diyos, at sinasabi ng Banal na Espiritu, gusto kanyang baguhin kahit anong oras. Lumapit ka lang at mananalangin tayo. Sumunod ka sa isang panalangin. Panginoong Jesus, sige, sumunod ka. Lakasan mo, Panginoong Jesus. Maraming po salamat sa oras pong ito. Narinig ko ang salita mo na ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Na ikaw, Panginoong Jesus, inalay mo ang buhay mo para sa aking kasalanan. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Patawarin mo ako sa mga kasalanan na nagawa ko noon hanggang ngayon. Patawarin mo ako, linisin mo ako, ayusin mo ako, tulungan mo ako bilang anak mo na susunod sa iyo. Isulat mo po ang pangalan ko sa Aklat ng Buhay. At ikaw na ang Diyos at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Maraming po salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggang. Habang nakapikit tayo, patuloy natin panalangin yung mga taong naapektuhan ng COVID-19 ito. Kapatid, kung nakikita mo na ikaw ay may sakit sa oras ito, anuman sakit sa katawan, anuman, ito man ay COVID-19, whatever, dumapit ka sa Panginoon. Sabi mo, Lord, heal me. Tulungan mo ako, Panginoon. Lord, nahirapan ako. Gusto ko, Panginoon Diyos, maalis ako, gumaling ako. Katulad ng mga tinanong niya kina Bartimeos, anong ibig mo? Sabi niya, ibig kong makakita. Sabi mo sa Panginoon, Lord. Sabi mo sa Panginoon, Lord, gusto ko pong gumaling. Lord, gusto ko pong maging maayos ang buhay ko. Sige, stretch out your hands towards this screen. Sige, lahat tayo. Panalangin natin ang bawat isa. At ngayon, pinapanalangin kita. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, I speak healing over your bodies in the name of Jesus Christ. God wants to heal you. By His stripes, we're healed 2,000 years ago. And the Holy Spirit is moving right now in your hearts. The Holy Spirit is moving in your minds right now and saying this to you. Sa pamagitan ng latay ng Panginoong Jesus, ikaw ay gumaling na. By His stripes, we're healed. You are healed 2,000 years ago. Tanggapin mo to, kapatid. This is the power of the Holy Spirit. This is He. Siya to. Definite na karanasan na dapat mong maranasan. Tiyak na karanasan, tiyak na experience mararanasan mo sa oras na to. Because the power of the Lord manifested right now. And right now, you are spirit-filled Christian. Just receive whatever the Lord wants you to receive right now. Be blessed kapatid. Pagharian ka ng Panginoon. Hallelujah. Marami po salamat, Lord God, sa pagkilos mo sa araw nito, sa hapon ito. At ikaw ang patuloy na itataas namin. Lord, nangako ka, walang anak mo ni isa, maliit man, bata man, kabataan man, may edad man, sa kingdom mo, sa mga anak mo, walang maapektuhan, walang magkakasakit ng COVID-19 ito. We declare it by your word, by your presence of Holy Spirit, by your power of Holy Spirit. In Jesus' name. Amen, amen, and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So God bless po. Magkita po tayo sa Wednesday. Huwag po kayong mawala. Bible study. Wednesday, 4 o'clock. Friday, 4 o'clock.
service po natin, magpa-pray intercession po tayo lahat. At Sunday ulit, main service po natin, launa. Huwag po kayong mawawala. So, God bless po. Magsaya po tayong lahat. Amen po ba? Just enjoy the presence of God. God bless, God bless, God bless. Sige po.